Pagdating ng oras ng pagkain, hoy! Sila ang pinakamahirap suyuin. What's up? Ayoko yan! No! Pangalasa niyan! Mommy said, don't eat junk food! Ayoko nga yan, ang kulit-kulit mo. Dahil pihi ka ng panlasa, aalamin naman natin ang hatol nila sa ilang mga kakaibang pagkain na aming nadiskubre. Okay kids, ha? Tignan nyo to. Anong tawag dito? Mangkok! Mangkok! Di ba? Anong tawag dito? Mangkok! Water! Tignan nyo yung gagawin ni Kuya Carlo. Lalagyan natin siya dito. Then look at this. Okay? Everybody, let's count to five! One, two, three, four, five! Ready? Alam nyo ba na ang mistulang malaking patak ng ulan na yan ay isang kakaibang cake na nagmula pa sa ibang bansa? What? Paano po nagbukang cake in my dream? Parang by sweet. Ang kakaibang cake na ito ay gawa sa soybean powder, agar o seaweed powder, green tea flavoring, cream at condensed milk. Ang Dudu cake is raindrop cake. Mas kilala siyang raindrop cake sa New York na nag-originate sa Japan. So, isa siyang deconstructed cake na nandoon sa yung liquid form niya, which is yung water pudding, and then syrup niya, which is yung matcha syrup namin, and then roasted soybean flour. Para gawin to, tinunaw muna ang agar sa tubig. At saka pinakuloan. Pagkakulo, tinanggal na ito sa apoy at hinintay lumamig. Isinalin sa molde at inilagay sa ref for 3 hours. Para gawin ng syrup, inilagay ang cream sa mixer. Hinaluan ang condensed milk at matcha powder. Para maging creamy ang raindrop cake, tinoast ang soybean flour hanggang sa maging brownish ang kulay nito. Pagkatapos, inilagay ang toasted soybean flour sa isang side ng raindrop cake habang sa kabilang side naman ang matcha syrup. Perfect ito para sa mahihilig sa dessert pero ayaw tumaba. Dahil ang raindrop cake mismo o yung tubig na pabilog minus the sidings ay 0 calories. At dahil gawa ito sa agar o seaweed, meron din itong vitamins at minerals katulad ng calcium, iron at zinc na nakakatulong magpalakas ng katawan. Mabibili ito sa halagang 120 pesos dito sa isang food park sa Quezon City. O kids, kain na! Palibhasa, hindi naman pambata ang flavor na green tea, kaya tignan nyo naman ang mga mukha nila. Hindi na halos maipinta. Sige! Try mo lang! Huwag kang matakot! Hindi ay, naman no, ano ako to. Ako naman, di ako na to. Dito naman sa Banaue, Quezon City, ipatitikim namin sa mga chikiting ang super cute desserts na gawa ni Chef Anton. Ayan, may laman, wala? Wala! Okay, look at this! Ayan, tignan niyo yung gagawin ni Kuya Carlo, ready? Ipilang tayo na, hanggang tatlo, ready, go! 1, 2, 3, okay? Ready? 1, 2, 3, go! Papasa kaya ang cupcake na ito sa mga bagets? Siyang ano, yung nilagyan ng adobo. Alam ko yan, yan meatballs! Parang ano, pansete pero spaghetti meatballs. Like regular cupcake, may frosting din siya, meron din siyang toppings. For this time around, medyo iniba lang natin yung itsura, kaya medyo nakakalin lang siya sa unang tingin. Para sa spaghetti cupcakes, kailangan lang ng ready-made cupcakes, round chocolates, vanilla, strawberry jam, asukal, butter, white chocolate, at gatas.
Pinaghalo ang butter, asukal, gatas at vanilla para makagawa ng frosting na gagawing fake pasta. Tuloy-tuloy lang ito hinahalo hanggang sa maging pino ang texture. At gamit ang icing bag, sinimulan na ang pasta design sa ibabaw ng cupcake. Nilagyan ito ng konting strawberry jam na magsisilbing red sauce ng fake spaghetti. Binuhusan naman ng strawberry jam ang round chocolates para magmukhang meatballs. Saka ipinatong ang mga ito sa strawberry jam. Para sa fake cheese, ginayat ang white chocolate. Sa galing ng pagkakagaya, sa unang tingin, aakalain mong totoong spaghetti talaga siya. E magustuhan kaya ng mga bata? Aba, totoo ba ang naririnig ko? Na nasasarapan na kayo? Nako, ang hirap talaga hulihin ang kilitin ng mga bata ah. Tingnan na nga natin kung may masabi pa sila rito sa panghuling ihahain natin. Sino gusto ng burger tapos ang kamay? Burger! Yan, okay. Bibilang tayo tatlo. Ready, go! Presenting mini burgers. Amoy pancake. May burger tapos ketchup, mukhang ketchup. Tapos ito mukhang gulay na malambot. Yes, sauce yan. Parang cake. Sauce yan. Parang ikaw. Yung combination, I believe it works because usually naman when we eat pancakes, we put parang konting sweetness into it like honey or a syrup. This time around, it complemented it with yung frosting, yun yung sweetness na ano niya. Now, for the cookies, yun naman yung crunch factor. So meron siyang play with texture, hindi lang siya mushy-mushy. So may crispiness din siya. Ang mini burgers ni Chef ay pina-level up na pancakes para mas maging exciting sila sa paningin ng mga bata. Ang mga sangkap, mini pancakes, cookies, asukal, butter, sesame seeds, gatas, vanilla at green at red food coloring. Ang pancake ang magsisilbing burger bun. Pinatungan to ng cookies na magiging fake burger patties. Pinahira ng green frosting at red frosting na magmumukhang lettuce at ketchup. Pinatungan muli ito ng pancake. Para mukhang makatotohanan ng pancake, pinahiran ito ng sugar syrup at binudburan ng sesame seeds. Ready na ang mini burgers! Sa wakas, nahuli rin ang panlasa nila. Asaba, ano lang siya, dinagyan lang ng ganyan. Tapos, yummy! Tapos meron siyang ganito, takip. May cookies. Galing mo talaga, chef. Pagdating sa pagkain, katulad ng mga batang ito, may kanya-kanya rin tayong kahulugan ng masarap. Pero iba't iba man ang ating panlasa, hindi maipagkakaila ang creativity na ibinuhos sa mga kakaibang dessert na ito. Nalayunin, hindi lang ang makapagpabusog, kundi pati na rin ang makapagbigay aliw sa mga kumakain.